ito po kung paano ko ginawa yung speed boot ng aking anak na babae. Yung aking pong ginamit ng materials ay mga scrap materials na yung plastic container, yung mga basyo po. Kung mapapansin nyo, may mga butas yan. Lagyan ko ng butas, tinalian ko para hindi siya maghiwalay kung sakali mang mapersa. Pero yan po ay lalagyan ko ng glue stick. Yan, ganyan po yan. Pagkatapos ko pong talian, yan, nilagyan ko nga po siya ng pandikit, yung glue stick. At yung ilalim naman yan, or yung labas, ay kakapitan ko ng epoxy para mas matibay po siya. Ngayon po, yan, nilagyan ko po siya ng yung pinakahulihan niya. At kung mapapansin nyo, may mga butas pa rin. Kung maaari po, gawin nyo yan dalawa or tatlo para mas matibay kasi pursado po yan. And then, mga kabayan, mga OFW. Ito po yung speedboat na aking ginagawa. Ito naman po ay para sa aking anak na bunsong babae. Ang kulay nito ay kulay pink. Pag nayari. Tulad din lagi kong sinasabi. Ito po ay yari sa mga junk material. Yan. Tinahi ko po yan hanggang sa dulo. Tsaka ito po, kailangan doble. Hanggit maaari gawin nyo pang tatlo para mas matibay kasi persa dito. Dito nyo yung ikakabit yung rudder. Tapos dito yung hélice. Yung shaft para sa hélice. Tapos ito, syempre yung kumabang na nga pala ito. Tagal ko itong ginawa eh. Ito po, lagyan natin ang stiffener. Magkabila. Pati po itong dulong ito lalagyan para ito mamaya. Kasi itong project ko yung gabing ito. Lagyan po natin ang stiffener para po papatungan ng cover. Tapos same sa glue stick po ang aking ginamit na pandikit. Ito naman po. Medyo nakahiwala ito. Yung pagsukat ko dito, inactual ko po. Inactual ko yan. Bali, para hindi mahirapan. Kinapit ko muna dito ng glue stick temporarily. Ito at saka dito. At saka yung dulo. At saka ko pinahitan kung saan ko ikakat dito sa kabila. Yan. So, ito po ay kulay pink. Ang gagawin ko, kulay pink. Pero ang haba po nito ay nasa 500 mm. So, kalahating metro. Binabola ko mga kuso. Sa letra lang ko. 80 anos. Anong professional dito yun? Banak. Banak ni Titote. Kasi namin niya bukas kapag nag-tubig ka na sa gawa. Kaya natin kumilig. Shout out po mga kabangka. Ito po yung speedboat ng aking anak na babae. Bali kulang pa nga lang po ng pintura yan dahil kukulayan ko ng kulay pink. Yung ilalim yan kulay red talaga yan. Tapos ang ikakabit ko pong motor sa kanya ay itong outrunner na kita nyo 2,200 kb bali 6 poles yan. Kinabit ko na po, iminant ko na itong brushless, itong outrunner motor sa kanyang talagang lalagyan dito dahil mahirap na to, medyo matigas yung aking plastic na pegkabitan, kaya ngayon po lang kinabit ko na. Lagyan ko na lang ng pandikit mamaya. Ito po yung aking ikinapit na outrunner motor. Bali, nagkabit ko na lang po yung nalagyan ko na epoxy. Pipinturahan ko na lamang po yan. Tapos itong kabilang side, ang ilalagay ko naman dyan ay multiband at glue stick. Yung malambot pa po. Kaya hindi ko pa pwedeng galawin ng galawin.
natin yung ating propeller. Ito yung bracket. Ngayon, igagayak naman natin itong ating timon. Ayan. So, para hindi masayang yung aking oras. Ayan, igagayak mo natin papaganyan. Sukatin natin kung ito hindi tatama dito. Hindi naman siya abot. Ayan. Ito po kaya may butas. Kung mapapansin nyo mga kabayan, ito po ay dyan po dadaan yung tubig na lalabas dito para may ma-supply kang cooler dun sa yung ESC. Ayan. Hindi naman siya abot. So, pwede pang i-adjust ng kaunti. Ayan. Pwede pa. Dahil ito po, dito, ito po yung lalagyan mo ng wire para dun sa susuot mo dito. Para dun sa ating servo motor. Tapos, lalagyan natin siya ng ano tawag yung, hindi ko alam kung ano tawag dun. Basta yung lalagyan nila dito. Tala magkabila. Pero nag-drawing muna ako or nag-padron muna ako. Tapos aking gagayatin sa baba mamaya. Titignan natin kung siya abot. Hindi naman siya abot. Pwede tayong mag-prepare, mag-abang ng ano ng para sa timon sa lugar na ito. So, ngayon ay ating hindi baba natin ang kanta. Okay na po. Pambutas naman natin. Ang ginagamit kong pambutas dahil ito naman ay plastic. Ito yung aking soldering iron. Yan. Nakakabit na po ang ating rudder, ating propeller. So, hindi naman ko nagpapangabot. Yan. Bila. Hindi naman ko nagpapangabot dyan. Yan. Doon na. Sagad yan. Yan. Sukat po nito ay 36mm po yan. I think ay medyo malaki ito para sa gantong kalaking bangka na 500mm lamang, 550mm. Hindi naman siya nagpapangabot. Ayan, yung igagayak naman natin itong sa gilid na dalawa. Kailangan opposite po ito. Pero ito, syempre ito na may padron ko lang dahil magkakatak sa baba. Ang gasket. Yan. Dito po siya ngayon. Yung pinaka-gasket niya. Yung interior na rubber. Tapos, lalagyan ko naman siya ng pinaka-guide. Ito. Itong ilalagay ko. Yan po. Para dito sa gilid. Yan. Ito ay hindi bakal. Ito ay plastic lamang. Na binend ko na kinulayan ko ng kulay gray. Hindi na mahalaga kung bakal yung plastic. Ang mahalaga meron kang guide, pero ito yung hard plastic. Yan, ilalagay ko dito. Kabila pa na. Nandiyan yan po sa kablang ito. Yan. Yan. Ito na po yung rudder. Unahin muna natin yung rudder bago yung pinaka-guide niya. Bago natin ilagay ito.
mo ng rudder. Nilagyan ko rin siya ng gasket dito para may ceiling protection tayo. Pagpitan ko muna. Pakita ko na lang si mama. Abit na yung ating rudder. Huwag niyong kalilimutan nilagyan ng rubber dito as well gasket. May rudder na tayo. Meron na tayong bracket para sa ating shaft. Bit naman natin ito. Ngayon po atin lang po ilalagay itong guide natin na ilalagay dito sa gilid. Saka yung isa. Ayan. Ngayon, kailangan po natin uli ng interior as our gasket. Yan. Siyempre, dapat yung butas nito at yung butas, bubutasan nyo po itong ano, itong gasket. Dapat magkatapat yan. Doon yung papasok ngayon. Yung ating tornilyo. Sakto lang ang butas para hindi siya mapasukan pa ng tubig. Ayan. Tapos ikakabit naman natin siya dito. Naikabit na po natin yung ano, yung pinaka-guide niya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta sabi ko lang, guide. Para siguro hindi siya dumiretso ng ano, ng tagilid. Para makabawi siya. Once na mag-banking. Ito po yung timon. Ubutasan ko pa rin dito. Yan. Ito na yung isa. Medyo magulo, makakain patungan. 36mm. Ito, kakabitan ko lamang ito ng 2,200 kb. Subukan ko kung kaya nitong kung kaya paikutin. Pero kung hindi at masusunog, edi bibili ako ng bago. May padating pa naman akong dalawang set galing Batangas. Ganyan po. Ito naman lalagyan ng sealant itong parting ito. Ayan. Para hindi siya pasukin ng tubig. Just in case na mag-seal nga. Hindi siya papasukin. Okay. Ngayon po ay aking ikakabit ang aking servo motor. Nag-cut ako ng kapirasong kahoy. Binuntasan ko, pero in-actual ko muna yan bago ko siya binuntasan. Siguro mga kalahati itong tornilyo yung ibinutas ko. Tapos ang gagamit nating pangklam ay ito pong plastic. Yan, ganyan po siya. Huwag niyong kalilimutan lagyan ng dokorni or ng mga sealant yung inyong yung mga opening ng mga wire para hindi siya mapasok ng tubig. Ito po yung pinaka arm. Nakakabit na po siya ngayon. Ako mapansin niya. Pero itong parting ito, yung paligid na yan, hanggang dito sa kabila. Yan. Lalagyan ko po yan ng glue stick. Glue stick para madali siya tanggalin if ever na kailangan nating i-modify.
dahil kung ipuksi eh sayang naman. Ito po, ganyan. Kaya ito tinupi ko para pag ipinasok mo siya pa-slide. Yan, yung cover niya pa-slide. Kaya naka ganyan. Ito po ay yung mga fixture sa ni-renovate na opisina namin, itinapon na nila. So, pinakanabangan ko. Ito po ay kinat ko may mahaba. Papansin yan, meron siyang gatla. Yan po yung mga fixture. Ganyan po nasin yan. Talagang nagkakalob ang Panginoon ng mga bagay na pwedeng pakanabangan. Yan. Itong isang medyo sobra to. Napasin sobra yan. Dahil dito ko ilalagay yung pinaka nasa sa likod. Ito po yung isa. Yan. Kailangan na ganyan. Yan. Ito na po yung aking gagawin cover. Bali, nag-corte rin ako. Kung anong corte nito. Siyempre, yung cover niya. Pinaka-top. Ganun po ang corte niyan. Ibinad ko na lang siya. Manually. Yan. Tapos, yung mga gilid niya, tulad na lagi kong ginagawa, binubutasan ko po kung mapapansin niyo. Kasi tatahiin ko yan. Sama ito na po. Tali na po siya ngayon. May tali na siya. Yan o. Yan. Ipapasok po natin yung dulo ng tali. Magkapareho. Doon sa butas. Pareho doon sa isang butas lang. Tapos pag nakalawit na sa loob, hilahin nyo para yung buhol na nasa sa labas, kung ako siya may buhol yan, papasok yun sa loob pag inyo pong hinila yung dalawang tali. Yan. Ito po, kung mapapansin nyo ito, kung saan natin i-slide yan, yung ating cover para sa speedboat. Ito pong plastic na ito ay galing dun sa fixture na nasa sa mga cabinet or mga cubicle sa mga opisina. Ngayon, nag-renovate sa opisina namin. So, nakakita ako sa mga basurahan na ganito. Kinuha ko ito. Kinat ko dito. Yan. So, kung ginawa ko pang slide. Yung pinaka-guide ng slide. Para kung sasarado mong iyong speedboat, higa, ganun na lang. Yan. Tapos, itong mga parting ito. Ito. Dahil siya ay bali, siya nakuha mo na itong parting ito. Pwede pa natin gamitin yan. Pinakapatigas ng mga sides ng ating mga bangka. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, 80-90% ng aking mga bangka, yung materials ay yari sa mga scrap material. Yan, yung isa. Yung pinaka ito, kagaya nito. Ito. Ito ay galing sa galon. Dahil medyo mahal ang mga materials, mga accessories. So, yung mga scrap materials, pwede na pakalang pakinabangan. Salamat sa Diyos dahil yung mga akala natin hindi na mahalaga. Napaka-useful pala. Para tayo ay maging masaya rin. Yan po. So, meron tayong isla yung pinaka-cover, design para sa ibabaw. So, ang gagawin naman natin yan, ito, ilalagyan ko ng plate ng pinaka plastic pinaka-cover dito para pumasok mo ng tubig dito, hindi siya pasok sa loob, hindi mababasa yung ating mga makina. Kakabit naman natin ay ito dun sa loob bago natin ikabit ito, itong outer. Ito muna po ikakabit natin po. Kailangan itong timon, itong ano pala, itong arm ng servo motor mo, dapat siya ay nakatapat doon dito dahil yan
yun ang hihila para kumilo. Ito na po. Yan. Nakakapit na yung ating ano, servo motor. Yung clamp na ginamit ko dyan ay plastic. Meron siyang pandikit. Merong tag ito. Yung super glue sa ilalim. Pero nilagyan ko pa rin ng ganyang ano, clamp na plastic para hindi siya, para mas matibay siya. Tapos ang pinadikit ko dito, glue stick. Yan, hanggang sa ilalim. Ngayon po natin yung bangka ng aking anak. Yan, ito po. Kinabit ko muna yung 7.4. Tapos yung bagong dating na ESC. Subukan natin kung siya po ay under. Yun, mga under na po siya. Tama ang rotation niya. Hindi lang natin medyo lalaksan dahil marami pong natutulog. Ganun po. Po yung kanyang servo motor, gumagana siya. Gumagana po. Bukas ko po siya kakabitan ng pinaka wire niya para sa pagkilo. Para siyang magtutulak doon sa ating rudder. Bukas ko pong paikot. Hindi ko lang po medyo malaksan dahil may mga natutulog na po. Tapos ito na po, mga pipinturahan ko pa yun. Bukas, yan. Oh, malakas din pala, no? Ganda, may lock. Hindi mo nalagyan ng taper. Talagyan pa rin.